Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Makinig tayo sa isang maikling kwento mula sa kaban ng kwentong bayan namin. Ako, si Teacher Mary Jane M. Gomez, mula sa Division ng Timog Cotabato, at ako naman si Teacher Ivy Season 1 mula din sa Division ng Timog Cotabato, Rehiyon 12. Ang kwentong ito ay sinulat ni Alicia Baet Villarante, TIC ng Almeda Elementary School sa San Pablo City. Guhit ni Ronan de la Cruz Vergara ng Camp Vicente Lim Integrated School sa lungsod ng Calamba. Ang kwentong ito ay tungkol sa magkakaibigan. Nagising si Bag na nawawala ang kanyang mga kaibigan. Nasaan na sila? Halina at ating alamin. Ang magkakaibigan. Isang umaga, nagtaka si Bag nang siya ay magising. Aba, bakit ang gaan ng aking pakiramdam? Nasaan ang aking mga kasama? Sabi niya sa sarili. Tumingin siya sa paligid. Tumingin siya sa itaas. Sa kaliwa, sa kanan, paikot-ikot ang tingin. Nasaan kayo? Wika ni Bag. Napatingin siya sa sahig. Nakita niya si Ballpen. Bakit ka nariyan, kaibigan? Anong ginagawa mo? Tanong ni Bag. Nako, nahilo ako kagabi at inabot ng uhaw. Wala na akong tinta. Sagot ni Ballpen sa kaibigan. Maya-maya pa, may narinig siyang tunog. Ano iyon? Nakita naman ni Bag si Aklat sa mesa. Tinanong niya si Aklat. Ano ang iyong ginagawa? Bakit ka nariyan? Nahilo ako kagabi. Pabalik-balik akong binasa. Pabalik-balik ang aking dahon na nilalambot na ako. Inaantok ako. Gusto kong matulog. Pumikit ang aking dahon. Gusto kong maisara na. Biglang lumakas ang hangin. Natigilan si Bag. May narinig siya sa paligid. Nagliparan ang mga papel. Isa-isa itong lumalayo. Narinig ni Bag ang isang tinig. Mauubos na ako. Kaibigang papel, anong nangyayari? Tila namamayat ka na. Oo, muntik nang maubos ang mga dahon ko. Maraming beses akong ginamit. Paulit-ulit akong kinuskos. Hinila ang aking dahon, pinilas ang aking dahon. Ginusot akong mabuti. Tinawag ni Bag ang mga kaibigan. Nang bigla silang nagulat, isang malakas na tinig ang kanilang narinig. Anak, halika na. Ayusin mo ang iyong gamit. Kailangan mo nang pumasok. Opo. Wika ng anak habang siya ay lumalapit. Isa-isang pinulot ni Kyrie ang kanyang mga gamit. Ibinalik niya ito sa bag. Inayos niya itong mabuti. Handa ka na ba, anak? Mayroon kayong pagsusulit. Opo, inay. Sagot ni Kyrie sa kanyang ina. Paulit-ulit kong binasa ang aklat. Isinulat ko ang mahahalaga. Aking itong tinandaan. Mabuti naman kung ganoon. Sagot ng ina. O sige anak, mag-ingat ka. Good luck sa iyong pagsusulit. Agad dinampot ni Kyrie ang kanyang bag. Nagpaalam siya sa ina. Natuwa si Bag nang bitbitin siya ni Kyrie. Salamat mga kaibigan. Magkakasama na tayong muli. Dito nagtapos ang aming maikling kwento. Tandaan, dapat maging isang mabuting kaibigan. Salamat! Salamat.
Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Europe Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.